Guys, sa tingin nyo, ano ba yung pagkakaiba ng ano, straight cut saka yung cross cut? So sa video na to, papakita ko sa inyo guys. Tuturo ko sa inyo. Hello guys, welcome to my vlog. Bale sa video na to, tuturo ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng cross cut saw saka yung straight cut saw, di kaya yung rip saw. Yung cross cut saw guys, eto, ang mga ngipin yan, hinahasa yan ng pa-cross. Yan, kaya siya tinawag na cross cut saw. Yan, pa-cross siya guys. Tapos dito sa kabila, cross din yan. Ayan. Ito, ginagamit to sa pamputol. Kaya nga, cross cut siya kasi ginagamit siya sa pamputol ng kahoy. Kaya plywood, ganyan. Ito namang ano, straight cut saw, di kaya yung tinatawag na rip saw. Yung mga ngipin nito guys, hinahasa yan ng diretso lang. Padiretso lang. Ganyan. Ganun dito sa kabila. Ayan, kabilaan yan. Diretso lang yung pagkakahasa niyan. Ginagamit to guys pag ano, sa paggagayat, hindi kaya yung ano, sa straight cut na kahoy. Kasi pag ginamit mo to sa ano guys, sa pamputol, eh sadyang ano siya, mahihirapan kang itulak minsan, naiipit kasi sadyang naka-design to yung ripso na pang gayat. Ng ano, di kaya para sa ano lang talaga yan, straight cut. Ito naman, cross cut, pag ginamit mo siya sa straight cut, gagamitin mo siya sa, bale, ito, cross cut to eh. Ngayon, gagamitin mong pang gayat, pang straight cut sa ano, ito ba, kumbaga straight cut mo siyang ganyan. Sadyang ano, dumudulas siya guys, kasi yung hasa nito, iba, kumbaga cross cut kasi yung hasa niyan. So yan yung pagkakaiba nun guys. Tip ko guys, pag ano bala, pag naghahasa kayo ng lagari, dapat laging ano yan, yung talim, dire-diretso yan, pantay-pantay. Hindi yung tatalon-talon, pangit yun. Pag kinulak mo yun, mahihirapan ka. Kasi ang lagari guys, parang sa ano rin, parang sa pag nagmumotor ka ba, pag rough road, yun, tatalon-talon, mahirap diba? Compare mo siya sa highway, mas maganda talaga pag highway kasi yung ano yan, sementado, tapos dire-diretso. Ganon din sa lagari guys. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung yung pagkakaiba sa ano, subukan natin gamitin tong dalawang to sa pagputol, pag cross cut, saka sa pag straight cut. Samahan nyo ako guys. Tingnan natin yung pagkakaiba. Gagamitin natin siya sa actual. Bale, gagamitin natin siya. Bale, puputulin natin tong kahoy na to. Gamit muna yung cross cut. Pagkatapos na ito, yung ano naman, yung isa, yung straight cut. Tingnan natin guys kung ano yung pagkakaiba. Pansin nyo guys, malambot siyang itulak pag yung cross cut. Saka pag pantay-pantay yung ngipin guys, dire-diretso siya. Ito yung putol ng ano guys, cross cut. Ayan. Ngayon, subukan naman natin gamitin yung rip saw. Tapos, ano, rip saw, di kayo yung straight cut na pamputol. Ayan guys, tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba. Dito guys, pansin nyo, na ano siya, naiipit siya. Mahirap. Although kumakain din naman, kinakain din niya, pero mahirap itulak. Naiipit. Saka mahirap talaga itulak guys. Mahirap itulak. Ah!
naman yung sa ano guys, ribs oh, na ginamit natin pamputol. Sadyang mas mahirap guys pag putol ka, tapos ito yung gamit mo, yung ribs oh, kasi hindi naka design to na pang cross cut. So ngayon, ano naman tayo, yung gagamitin naman natin yung dalawang lagari na to pang gayat. Yan, tingnan naman natin kung ano, gagamitin natin silang pareho para sa straight cut. Tingnan natin yung pagkakaiba, kung alin ba sa dalawa yung mas maganda talaga. Unahin natin yung ano guys, yung ito, cross cut. Yung lagaring pang cross cut, subukan natin siyang pang gamitin sa straight cut kung pupwede. Yan guys, itong cross cut naman pag ginamit po sa straight cut, ano siya, dumudulas siya, kumakain siya pero madulas, parang hindi masyadong kumakain yung mga ngipin niya, madulas siya guys. Yan, madulas. Ngayon subukan natin tong ano, subukan naman natin tong ano, straight cut ano, ripso, itong ripso na to. Tingnan natin kung maganda ba talaga siya pag ginamit natin sa pang straight cut din. Ayan guys, pansin nyo guys, iba talaga yung kain ng ano, yung ripso, hindi kaya yung straight cut. So pag straight cut mo siya gamitin, ayan guys, malambot tapos mabilis bumaon. Ayan. Ayan guys, yun yung ano, pagkakaiba ng dalawa, yung ripso at yung cross cut. So yun guys, sana nakita nyo yung ano nyo yung pagkakaiba talaga. Mga video ko na to ay para lang sa mga baguhan, mga nag-uumpisa pa lang tulad ko. Sana may napulot kayong aral, tips, idea, ganyan. Paki-subscribe po yung YouTube channel ko. Pag-hit na rin yung notification bell, saka pa-like na rin. Napakalaking tulong nun guys, para sa akin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod kong video. Paalam!